Alright mga karancho ko, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Kuya Ranz TV, panibagong vlog, panibagong reaction video na naman tayo mga katimbantag, mga karancho ko. Yan. At bago tayo mag-umpisa, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa mga panike ng mundo naroroon ngayon, mga katimbantag, naway lagi kayong mag-ingat at laging ligtas. So ayun na nga mga karancho ko, mga katimbantag, eto ang magiging topic ko ngayon ay mula sa video ni Banat Bay, no, doon sa video na kung saan ay naging topic ko na rin ito sa aking live stream. Alright, magbibigay ulit ako ng opinion dito sa mga sinabi niya tungkol kay General Bantag, PRRD, S.O. Jeremulia, maging kay Senadora Leila De Lima. Former Senator Leila De Lima nga pala, tsaka former President Rodrigo Roa Duterte. Yan. Yan ang ating maging topic yan mga katimbantag, mga karancho ko. Konektado ito sa Bucor ha. No, doon sa Bucor na di o mano ay may mga ingat yaman daw dyan sa loob na yan. Kaya daw ito si Bantag ay talagang ano no, talagang pilit na pinaalis dyan sa Bucor. Di umano, merong lutuan na nangyari. Ayon naman dito kay Banat Bay at ayon din kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mukhang nagbalik na yata ah. Ano kaya mga putahi ang niluluto nila dyan sa loob ng bilibid na yan, ha? Ano kayang putahi, adobo, ha? Kaldereta, may gulay kaya? So ayun mga katimbantag, mga karancho ko, pakinggan natin itong si Banat Bay, ha? Pakinggan natin yung mga sinabi tungkol dito sa ano sa loob na yan ng bilibid. Sabi nga eh, oh, dito oh. Tama si Boying din dumidiin din kay Bantag at kaya nga eh, sabi ko nga sa inyo eh. Hindi na kontento kay Bantag eh. Kay Bantag. Eh, alam mo, eto lang ah. Huwag niyong kakalimutan na sinabi ni Tatay D. Saan kumukuha ng pera ang mga politiko? Yung isang tumakbong senador nakakulong ngayon, di umano, di ba? Di umano ay doon daw kumuha ng pang-takbo niyang senador. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi ako nagsabi. Huwag ko kayo magagalit sa akin. Nagsabi ko niyan, eh, si Tatay D, ang ating dating presidente, di ba? Yun daw ang pinagkukanan ng pagtakbo daw, di umano, sa lutuan sa loob ng preso. Si Bantag, nilagay ni Pangulong Duterte yan para pa sa, hindi para pa sa bugin. Ha? Pero alam niyo na kung ba't siya nilagay dyan, di ba? Nilagay siya dyan para ho eh, masawatan, lutuan sa loob ng bilibid. Ngayon, kinasuhan ng kinasuhan, pinahahunting. So, ang madaling salita, mukhang may gustong magluto na naman sa loob. Bakit? Bakit kanyo? Ano ho ba ang dahilan ng pagka-kulong, De Lima? Dahil sa lutuan, di ba? Eh baka may gustong magluto din dyan. Oh, tapos gagamitin sa eleksyon. Okay, so kasado na yung problema sa pera. Baka gustong magluto. May magustong magluto. Di natin alam kung adobo ba yan. Pinakbet. Pinakbet. Kaya dinuguan. Yan, di natin alam. Pero yung pangalawa, nasolusyon na yung pera. Ang posible na ngayon, eh, yung awareness, national awareness sa media. Diba? So ano yung national awareness na yun sa media? Aba, posible dyan ay yung ginagawa ngayon kay Tebes. Again, it is not Tebes is the issue. Hindi ho yan ang issue dyan. Yeah? Ulitin ko, hindi ho siya ang issue. Okay, wala tayong pakialam. Kulong nyo na. Wala akong problema dyan. Ha? Kasuhan nyo na. Wala tayong problema dyan. Ang problema natin yung mga epal na salita. Yung mga papogi sa media, yan ang problema natin. Hindi yung, ako lang problema doon sa kulong-kulong, kulong nyo na.
Tangnang putan, tagal nyo na sinasabi yan. Hindi nyo pa kasuhan. Apakatagal na yan eh. Kasuhan nyo na. Ang matapos na. Hindi yun ang problema natin. Ang problema natin na ito. Ginagamit yung Degamot Eves na yan para may magpakyut sa media. Diba? Yan ang totoo dyan eh. Kaya kung ano nung sinasabi, gawin natin terorista, gawin natin... Alam mo, ang dami gumagaya sa style ni Pangulong Duterte, yung matapang. Ang problema, kay Pangulong Duterte, ano yun eh, matik sa kanya yung tsaka natural. Pero dito kay ibang sekretary natin, di bagay. Di bagay yung tapang-tapangan kasi tapang alone is not enough. Kailangan matalino ka din. Yan ang lagi niyong tatandaan. So ayun mga katimbantag, mga karadyo ko, narinig niyo yung sinabi ni Banat Pai. Mukhang may punto naman ito si Banat Pai, no? Totoo yun, no? Kaya isa sa mga naging dahilan ng pagkakulong ni Senadora, dati Senadora Leyla de Lima, ay yung napabalitang di kumano ay may lutuan na nangyari dyan sa loob ng Bilibid. At ayan daw ay yung lutuan na yan, yan daw ay gumagawa ng salapi, no? Gumagawa ng salapi. Kaya yan ay protektado daw yan ng ano yan, ng mga politiko yung Bilibid yan. Alright. Pero hindi ako nagsabi yan ha, si Banat Bay at syempre ang nagsabi talaga niyan, wala iba kundi si dating presidente, no? Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang napakagaling na naging pangulo ng ating bansa. 'Di ba? So eto nga yung nangyari ng kay Bantag, eh maaring isa yan sa mga dahilan, no? Maaring isa yan sa mga dahilan kung kaya't siya ay talagang idiniin ang idiniin dyan. O idiniin siya para mapaalis dyan sa Bucor, no? Kasi mahirap talaga ano yung si Bantag, mahirap suhulan. Mahirap maging kakutsaba, no? Kasi tapat talaga siya sa kanyang tungkulin. Kaya gumawa talaga sila ng paraan para si Bantag ay mapalaya sa Bucor, no? Ngayon ay may kaso na nga, double murder case at kasalukuyan nagtatago, no? Hinahunting na ngayon si Bantag ng batas. Kung gusto naman pala nilang paalisin si Bantag, sana idinaan na lang nila sa maayos na usapan or sa maboteng usapan. Diba? O, bumili sila ng Red Horse at sila ay mag-inuman para kanilang pag-usapan na ito si Bantay ay paalisin na dyan sa Bucor. At nasa ganun ay maisagawa na nila ang kanilang mga plano. Pero in fairness ha, mga katimbantag, mga karancho ko, may narinig ako o may nabalitaan na naman ako. No? Actually, napanood ko nga pala, hindi lang nabalitaan. Napanood ko nga pala sa balita. Plano na daw nilang ilipat yung mga preso dyan sa probinsya. Hindi ko alam kung saan probinsya yon. Maganda yan ha, kasi parang yan din yung plano ni dating Bucor Chief Gerald Bantag na ilipat ang mga PDLs, right? At yan na nga, para malinis talaga ng tuluyan yung Bilibid na yan, para masawata yung mga illegal na gawain dyan sa Bucor. Sana nga po, no, mali, no, mali yung hinala dito sa nangyari nga sa Bucor. Sana mali po talaga, no. At para na sa tuluyan na talagang ano, tuluyan ng maano yung pag ano, naghahanap ng illegal na droga na yan sa ating bansa. Yan kasi ang number one problem ng ating bansa eh, no, ang paglaganap ng droga. Marami ang sinisira ang buhay ng mga ng droga na yan. Totoo 'yun. No? At sana din, no, ito si General Bantag ay mag-ingat, no? Mag-ingat. At ayun na nga sabi ni Banat Bay, mukhang nagtagumpay na nga raw sila sa kanilang plano, no? Pagdating sa kanilang kakailanganin pondo sa nalalapit na 2025, ang kailangan naman nila ngayon ay magpakilala, no? Magpasikat. Sabi nga ni Kong Tevez,
ginagamit lang daw siya para sila ay sumikat. No, kaya naman ngayon, solved na ang problema nila sa Ponto. Ito naman ngayon, oh, kailangan nila talaga magpasikat ng todo-todo. So, ayun mga katimbantag, kayo na ang bahala humusga dito sa chismis ni Banat Bay. Kung may katotohanan kaya itong chismis na ito, o chismis lang talaga. Alright, salamat sa lahat. Hanggang dito na lang muna ang aking reaction video mga katimbantag, mga karantso ko. Ulitin ko, tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa ating mahal na general na si General Gerald Bantag. Sana po no nasa mabuti siyang kalagayan, pero may nalaman na naman ako ha, may bago na namang issue ha. Yan, magiging topic ko na naman yan sa live ko. Abangan nyo mga katimbantag, mga karantso ko. Paalam po muna pansamantala hanggang sa muli, Kuya Rans TV. Sana po pakilike naman po ng video ko, subscribe and click the notification bell para lagi yung update sa aking mga ina-upload na video. Salamat po! Ingat po tayong lahat! God bless! Bye-bye!